Hello, what is up mga ma'am, sir, sir, ma'am? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Dan Moroboshi's Ultraman suit. Thank you very much, Sir Eril Justin Basay of Laruanan, for providing this action figure for unboxing, review, and customization. So meron na akong review nito, kakatapos lang. And gagawin natin dito, i-customize natin siya na battle damage. Okay, so we have the base, tapos meron din ako mga blue tack and then alligator clips para pag ni-spray natin ng primer, hindi natin mahawakan yung mga parts para ma-prevent yung mga fingerprints. And then dito sa mga guns, nakamask na din yung mga handle para pag pinaint natin, hindi na makukulayan yung handle kasi prone yan to paint chips kapag in-equip natin dahil nga may mga magkikiskisa ng mga parts. Tapos ito yung mga primers na gagamitin natin. Spray cans from Bosni, number 4 flat black and number 191 flat clear. Yung flat black gagamitin natin sa mga guns dito, okay? Kasi dry brush natin to ng gun metal. For Bosni flat clear naman yung gagamitin natin dito sa suit itself para magkaroon siya ng matte layer para lahat ng mga paint na ipapahid natin sa kanya i-absorb or medyo gagawin natin porous yung material kasi dito pag nagpahid tayo dito sa gloss, dudulas lang yung paint. Kaya kailangan natin ng adhesion layer para kumapit lahat ng paint techniques, para kumapit lahat ng paint dun sa action figure para lahat ng techniques na gagawin natin, mas magiging matibay yung, yung adhesion niya. Ayan, pati dito sa head sculpt niya, flat clear din yung gagamitin natin kasi lalagyan natin niya ng mga blood effects. Okay? Tsaka dito sa armor, maglalagay tayo ng black wash tsaka silver dry brush. Okay, so that's it. So balikan ko kayo pag nasprayan ko na sila. Okay, tapos na tayo mag-apply ng flat clear. Almost, siguro mga two thin coats yung ginawa ko dito sa Ultraman action figure. And then, tapos na rin tayo mag-apply ng flat black sa guns. Okay, iniwan ko na tong gray kasi usually, pag hinahawakan yung guns, diyan nagkakaroon ng mga paint chips kasi yan diyan nagkakaroon ng friction. So ilalagay mo yung hand tapos magkakaroon ng friction dun sa plastic. So iwan na lang natin siyang gray para less yung chance ng paint rubbing or paint scratches. Alright, next step ang gagawin naman natin, mag-apply tayo ng wash, black wash dito sa figure using PH179 black from Armored Komodo water-based primer. Okay, shake lang natin. Okay, mag-prepare na rin tayo ng tissue or cotton buds para hindi masyado mag-settle yung paint dun sa armor. Kasi pag nag-settle yan dito sa armor, mahirapan na tayo tanggalin yung paint. Kasi meron na siyang adhesion na layer. Kasi nag-apply tayo ng top coat. Yan. Clear coat yung in-apply natin. Pero this time, ginagamit natin siya as primer. Okay, so pag-apply ng wash, mas marami yung tubig kesa dun sa paint. Siguro ang ratio nito ay around 60 to 50% or 70-30. 70 tubig tapos 30% yung paint. Pero tatansyahin nyo pa rin kasi baka mamaya hindi sobrang wala nang pinapahid na paint. Pero tansyahin nyo pa rin. Pero ang ratio ko dito 70-30, okay? So pahid lang natin dito sa unahin na natin dito sa sa silver na parts. Ayan, naka-ready na rin yung tissue. Ayan. Ayan, silver na parts tsaka dito sa red. Ayan. Tapos after niyan, pwede na natin punasan. Ayan. Magke-create yan ng dark na hue dun sa armor. Ayan. So kung parang less yung yung paint, dagdagan pa natin kasi parang very minimal lang inadagdag eh. Tsaka parang ayaw pa niya kumapit. Masyado maraming tubig. Ayan. So ngayon mas dagdagan natin yung pintura. Ayan. Ayan, mas kakapit na yan. Dun sa mga crevices, palusutin natin. Pintahan nyo yung mga crevices. Yung mga malalalim na areas para sumuot yung paint dun. Okay? After nyan, pwede na natin punasan. Wipe off natin yung excess.
Yan, gagawin lang natin yan paulit-ulit. Yan, mas nagkakaroon siya ng ano, ng weathering effect. Yan. Okay, tapos na tayo mag-apply ng black wash using PH179 Black from Armored Komodo Water-Based Primer. Yan, so ito yung front. So, relatively mas dark na yung action figure natin. So, here's the back, tapos legs. Para kang naglagay ng siguro mga 15% black na opacity dito sa surface ng action figure. Okay, next step, gamit tayo ng Vallejo Gunmetal Gray 77.720. Yan, para sa dry brushing technique naman natin ang gagawin dito sa mga corners niya. Ang gagamitin natin brush mas fine, mga ganito lang. Flat lang to, flat. Ayan. Not necessarily fine pala pero mas maliit. Kasi mas maliliit na yung kailangan natin lagyan ng ano eh, ng dry brushing. Okay, start tayo sa likod. So, rim brush natin pwedeng from up, pababa, or pwede rin from down, pataas. Pwede rin ganun. Yan. Okay. So, lalabas dyan yung mga texture niya. Lahat ng dulo, tatamaan. Pwede rin tamaan. Yan. Para nag-add ka ng level of weathering. Parang gas-gas talaga siya. Dito rin sa likod. Pwede rin tayo gumamit ng silver pero baka super harsh ng ano eh, ng silver dito. Parang gusto ko gunmetal na lang. Yung silver kasi favorite ko talaga yan. Mas ano lang, mas bright lang yung ano, yung rehistro niya sa action figure. Pero yung gunmetal gray, maganda yung hindi siya super saturated. Disat lang na anong na weathering. Yan. Okay, change of plans. Since medyo madilim pa yung gunmetal gray, nag-add na rin ako ng silver. Try natin yung silver for dry brushing. Yan, mas ano siya? Mas nakikita, mas light. And yun yung gagamitin natin for the rest of the body. I-try natin dito sa likod. Mas yan, mas kita yung silver. Mas maganda pala rehistro nito kaysa dun sa gunmetal gray. So ito na lang gagamitin natin. Okay, next, gamit tayo ng soldering iron. Itong soldering iron, nabili ko lang to sa ano, sa Shopee. Type nyo lang, soldering iron powered by USB. USB powered lang to, nakakabit lang to sa power bank. Tapos yun, very portable, and hindi na kailangan ng ano, ng power supply. Ay, ng ano, ng, yun, nakasaksak sa plug, or sa outlet. Yan, USB powered na siya. Tapos gagawin natin dito, may melt natin onto yung plastic, yung base. Yan. Dahan-dahan lang kayo dito kasi sobrang init nito. Yan, taga-zoom in lang natin. Yan dito, may melt lang natin yung plastic para meron tayong physical damage. Okay. Pwede nyo gamitin yung side para mas malaki yung area ng mga cover. Yan. Tapos spread out nyo na lang. Yan, ganyan. Tapos pwede nyo rin gamitin yung tip para mas fine yung battle damage. Yan. Pwede kayong mag-create ng hole, tapos yan, spread out nyo na lang. Wari bullet damage. Yan. Okay, so ito na yung base natin. Meron ng tatlong points of damage. 1, 2, 3. Physical damage to. Yan. Kasi talagang melted yung plastic. Yan. Tapos dito rin sa armor gagawa rin tayo. Baka pwede tayong gumawa across here sa chest papunta dito sa abdomen niya. Sa abdomen, yan, pag ganun. Tapos one bullet hole dito siguro. Para lang mabalance siya. Okay, try natin.
Ingat kayo dito ha sa pagano sa paggawa ng battle damage. Lalo na sa pag-handle nitong soldering iron, sobrang init. Ito pala, ayan, hindi pala nakikita. Ayan. Hanggang dito sa baba. Siguro mga dalawang slashes. Isang malaki tsaka isang maliit. Okay, tapos dito naman bullet hole siguro. Kaya isang malaking scratch na lang. Yeah, something like that. Okay, ayan. Okay, nag-add na rin ako ng mga bullet damage dito sa kanyang left na shoulder armor. And then after nyan, maglalagay tayo ng primer dito sa damage area. So, deep, dun sa deepest parts, lagyan natin ng black. And tapos after nyan, mag-apply tayo ng silver dry brushing on the damaged area. Para mas lumabas yung ano niya, yung damage na metal. Yan. Okay. Alright, next dito tayo sa head niya, detailing na tayo dito sa ano niya, sa head sculpt. Lagyan natin ng white primer yung kanyang eye section para pag naglagay tayo ng yellow, super vibrant niya. Okay, next, apply tayo ng traffic yellow dito sa eye section. Okay, nag-add na rin ako ng white na highlight para dun sa kanyang eye na armor para mas parang umiilaw yung ano niya, yung design. Tapos gagamit din tayo ng deep green para naman dito sa circular part sa kanyang forehead. Tapos yung last naman, turquoise yung gagamitin natin para dito sa rectangular shape para dito sa kanyang top of the head. Ayan. Okay. Pwede rin tayo mag-apply ng wash na orange para lang sa gilid mapag-add ng konting shadows. Ayan. Konting-konti lang. Okay, dito naman sa face ni Dan, mag-apply tayo ng leather brown na wash. Okay, dito lang. Pati sa hair siguro ba pwede na natin pwede tayo mag-add. Ayan. Wash lang. Ayan. Tapos prep na rin tayo ng ano, ng tissue para mapunasan siya. Matanggal yung excess na paint. Ayan. Para lang mag-darken siya ng konti. Pwede nyo i-follow up. Kung gusto nyo mas dark dito, sa area na to, ayan. Pwede nyo i-follow up din. Sa mata. Gilid ng ilong. Ayan. Dito.
Pwede yan. Yan. Tapos sa buhok, pwede tayo mag-apply ng ano naman, parang dry brushing naman. Pero tanggalin natin yung moisture. Dry brushing technique tayo. Para mas magkaroon ng highlights. For additional highlights, gamit tayo ng earth tan. Wait, try natin dito yung dry brush sa kanyang buhok. Yung pati buhok niya, ano, weathered. Tapos yung final na touch natin dito, mag-add tayo ng blood effects sa kanyang lips. Okay, try natin ulit. Kulang sa tubig eh. Pati dito siguro. Isang scratch siguro dito. O, dalawa na. Okay. Okay, next, mag-add tayo ng gradient dito sa baril niya. Dito. Sa, ano nga po tawag dito? Wide shot. Ayan, wide shot. Yung lumalabas kasi dito, laser. So, mag-add tayo ng gradient na cobalt blue, tsaka light turquoise, tsaka white dito sa loob. Okay, first, cobalt blue muna. So mag-start tayo dito, papunta sa likod. So from top to bottom. Yan. Kasi dito nang gagaling yung energy sa taas. Okay, so yan yung first na dry brushing na color na ginamit natin, cobalt blue. Susunod naman, light turquoise. So same process, dry brushing lang. From the top pa rin pababa. Yan. Kung saan nanggagaling yung ano, yung brightest light, doon tayo mag-start. Tapos yung pinaka last layer na kulay, ay pinaka last na kulay na gagamitin natin for dry brushing ay white. So, same process lang, manggagaling ulit tayo dito sa source of energy. So dito white, pinaka bright yan dyan. Tapos pababa. Okay, so ito yung final look ng ating mga, itong wide shot na baril. Okay, next, yung weapons naman. Naka-prime na to ng black, two coats. Iniwanan ko na yung part ng trigger para iwas tayo sa mga paint chips or paint rubbing. Ang next na step na gagawin natin ay mag-apply tayo ng dry brushing technique using Vallejo Acrylic Metal Color Gunmetal Gray. Okay, for dry brushing application, yan. Niload ko na yung brush ko. Took the paint out. Siguro mga 85% yung nawala. Yung tinanggal ko. Using any porous material. This time, cardboard yung ginamit ko pang tanggal. Yan. Play lang natin. Yan. So, madadaanan lang ng dry brushing lahat ng areas na nakaangat. Yung mga recessed areas, yun yung may iwan na dark. Alright, we are done with the Ultraman Battle Damage Armor Custom ni Dan Moroboshi. Super cool talaga ng pagkakagawa ni ZD Toys dito. Magkakaroon pa tayo ng iba't iba pang mga unboxing reviews and customization na mga Ultraman armors. Kasi alam ko mga 7 suits yung nasa Netflix na anime. So ito yung first na in-unbox ko tsaka ni-review tsaka kinustomize. So yan, Battle Damage version. Dan Moroboshi, ito yung base. Okay, ito yung base niya. Teka,
baba ko lang to ha. Baka lang muna siya. Tapos ito pala yung ginamit kong top coat, Bosni Flat Clear. And then, thank you ulit, Laro Anan, for providing the figure for unboxing, review, and customization. Kasi ito yung head sculpt ni Dan Maraboshi, bam, battle damage din. Okay. Ganda kasi meron pa siyang ano, extra unmasked na head sculpt. Galing talaga niya, no? Ganda talaga ng gawa ng ZD Toys. Tapos, ang dami pang kamay. Daming alt hands. Teka, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tama, 10 nga. 10 na alt hands. Dalawang throwing knives. Ito, dalawang throwing knives. Ito. Throwing knives. Tapos meron ka pang alternate na hip guards. Pinalayan ko ng black para maiba naman dun sa silver. So, yan yung mga accessories niya. Tapos, dami niyang weapons. Sobrang natutuwa ako dun sa weapons. And ito na si Dan Maraboshi. So you have the head painted na yung ano niya, yung eye na eye LEDs para hindi na kailangan din i-modify. Pinaint ko na siya. Tapos meron ding kuha ko ng pointer ah. Tapos painted din yung green dot. Ayan. Yung green dot, teka, zoom in ko na lang. Ayan. Pointed, I painted din yung green dot and then yung blue na light dito. Ayan, painted na yan para hindi siya mukhang deactivated yung ano, yung kanyang armor. At least merong power yung suit. Tapos yun nga, battle damage dito, physical damage pati dito sa shoulders, yan. Tapos painted na rin yung kanyang mga weapons dito sa likod. Ganun pa rin yung articulation, walang nabago. Tapos dito yung wide shot na naka-gradient blue. Tapos ano mang ginamit? Cobalt blue, turquoise, tsaka light turquoise, tsaka white. Yan. Tapos yung mga katana na dito, nakapasok lang dito sa sword sheath. Tapos wala namang nabago dito sa articulation niya, same pa rin. So yun nga, remind ko lang din sa pag-handle ng mga ganito klaseng action figures, be very careful sa pag-articulate or pag-rotate ng mga pieces kasi yan, mayroon chance pa rin na magkaroon na, ano, ng paint chipping, paint rubbing kasi nga every time na tatama yung mga armor pieces katulad dito sa knees, may friction palagi. So kapag may friction, meron pa rin chance na magkaroon ng paint rub, paint na chip kasi nga nagtatama yung mga pieces. Pero naka top coat naman to, so mas less yung chance. Pero meron pa rin chance, diba? So yun, be very careful na lang sa paglalaro nito and sa pag-articulate. Ayun, ako, lalo na dito sa mga ine-equip natin ng mga weapons yan, be very careful na lang din, okay? So yun lang mga mom, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye! Yan, isa pang ano, 360 look natin yan. Para kita din yung pati likod. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!